Hey, what's up? Sir Vince here and welcome to your online lecture. So, ang course na pinag-uusapan natin is all about introduction to criminology pa din. We want to learn criminology the simplest way and I'll be your instructor for this one, Mr. Vince Christian Tapia, a licensed criminologist. Okay, in this lesson, ang pag-uusapan na natin is all about the last one. Ito yung measuring the crime. Okay, kasi napag-uusapan na natin itong mga nakalipas, itong historical evolution. We've talked about developing criminological theory. We talked about the basics of criminological research. And we've already discussed crime law and criminal behavior formula. Okay, so this would be the last one. Okay, ito yung ating measuring crime. Under measuring crime, we do have subtopics with this one. So it has two. It's crime statistic and the concept of crime mapping and crime trends. Okay? Concept of crime mapping and crime trends. Ito lang yung pag-uusapan natin when it comes to measuring crime. Okay? Importante na masasabi natin that we could measure crime. Kasi on the first place, in our theory, if, yes, it could be observed, but it cannot be measured, it is not worthwhile. Okay? Kailangan kasi natin dito that the thing that we can observe are measurable. Okay? Yung mga nakikita natin na pangyayari, lalo na especially if it is a crime that is observable, kailangan we could measure them out. Okay? Ayaw natin magsayang ng oras when it comes to things that are immeasurable. Okay? Pero there are things naman, lalo na pag may mga bagay tayo na gusto natin i-discover, pwede siya. But we as a criminologist, we want to understand crime. We want to measure crimes that are observable. Okay? Una natin pag-usapan is yung crime statistics. Okay, mabilis lang naman to. Mabilis na to. It's a quick talk about measuring crime. Okay? Crime statistics, kasi when we say statistic, ito ay isang measurement within a representative within the population o mas kilala bilang sample. Kasi hindi naman natin po pwedeng i-measure yung buong population, yung buong census. Okay? Yung nakararami. Kaya ang gusto lang natin dito is makukuha tayo ng sample or yung representative within that population. Okay, sabihin natin sa 100, ang gusto lang natin kunin na representative nila through random sampling para maging balanced out everybody is 10. Okay, 10 lang ang kukunin natin doon, then gusto na natin silang i-measure. Okay, gusto natin sila i-measure from that 10 persons. Okay, then yung makukuha natin doon na measurement from that person, it is called the statistic itself. Okay? Yun ang gusto natin makuha. Kasi pag within the population, larger group, magiging parameter na siya. Okay? In the methods of collecting, kasi sa field natin, sa criminology, we want to collect data. And this is the methods on how we could collect. So we have 3 na alam, pero marami pa rin naman dito. It's the survey, yung experimental collection, and case studies. Okay? Yung surveys, per se would be a passive collection of social inquiry. Ibig sabihin may ibinibigay lang tayong questionnaire for them sa ating mga respondents, 'di ba? Within the sample, then gusto natin makita kung ano yung sagot nila towards that one. So kadalasan, it's on a scale. Minsan it is on a form of an interview na kung saan may naka-direct na tayong tanong doon, then sasagutan ni respondent. Okay? It is seen as a passive collection of social inquiry. Pag sinabi nating survey. Okay? Ang kasunod natin dito is yung experimental collection. Okay? Sa experimental collection kasi it's quite different. Medyo iba siya dito sa experimental collection. Kasi sa experimental collection, although na ito ay tedious, masyadong strenuous when it comes to criminology field, kasi kukuha ka ng 2 grupo. Okay? Isang controlled group. Okay, isang control group din yung mismong standard. Okay? Kasi ang control group natin dito, gusto natin mag-introduce ng something doon sa grupo na yun. Okay, sabihin natin na ano siya, na lalagyan natin ng intervention program ng isa, then yung isa ay wala. Gusto natin malaman yung difference when it comes to those 2 groups sa experimental collection. The only problem with experimental collection kasi ay mas time consuming, mas magastos when it comes to having this research,
Pero when it comes to creating a social inquiry, mas solid sa experimental collection. Okay? Kasi itong introduction of change into a process, ito yung nilalagay natin sa control group. Gusto natin mag-introduce ng something dun sa kanila. Okay, sabihin natin, sige, gawin natin on the medicine field, meron tayong dalawang grupo, yung pinaka-standard din yung control group. So, bibigyan natin yung control group ng capsule na may ano, na may asukal. Then yung isa, ganun din. Okay, pero sasabihin natin dun sa may control group na itong gamot na to, nakakagaling to ng mga sakit-sakit. Ganun. Pero although, na alam natin that those are just capsules with sugar in it, dapat walang magiging reaction. So, pagka in-induce nila within those 2 weeks, then makita natin that there's changes na dapat naman daw wala, nagkaroon lang ng placebo effect. Ayun yung sinasabi natin na medyo magkaka-solid ground tayo kasi ibig sabihin sa placebo effect, nasa isip lang nila yung nagumagaling sila, even though na hindi. So, sa atin naman, in our field, sa social inquiry, pwede tayo magpasok dun sa control group na isang intervention program. Then, gusto natin malaman kung if it is effective or not. Okay, ang problem lang dito, experimental talaga, para lang din siyang naglalagay ka ng chemicals, di ba, pag nag-experiment ka. It is a series of trial and error. Pero, ganun din naman sa service and all, kasi magkakaroon ng gaps and all na gusto natin i-close. Okay? And lastly, in methods of collection, yung case studies. Ang case studies kasi natin, analysis lang siya in one unit ng study or isang tanong within a small group na or isang institution. Okay? Yun ang ginagawa dun sa may case studies natin. Okay? Ito yung mga nasa groups or communities and all. Ito yung ginagawa natin. Sige, sabihin natin, within the pamantasan lang ang gusto natin gawin case study. And maliit na unit lang naman ang gusto natin. Okay? And yung ating case study. Then gusto natin malaman yung mga sagot when it comes to that one. Okay? So ano bang importance ng crime stats natin or crime statistics? In our crime statistics kasi, yung may kita natin doon representation, it's a form of summary kung ano yung nangyari, ano yung cause, and ano yung effect. Okay? Nagkakaroon tayo doon ng isang summarized visual representation kung ano ang nangyayari within the society. Kaya lumalalim yung understanding natin when it comes to crime and society itself, yung correlation nila. Okay, that's the importance of crime statistics. Okay? Next would be ito, usage of crime statistics. Ang ginagamit natin ang crime statistics for predictive policing. Kasi ang ating research naman is in line with policing system okay? Sa ating criminal justice. And dyan yung minsan nagsasama yung dalawa. Kasi through the data na nakukuha natin on the causality or kung bakit nagkakaroon ng ganun, pwede natin ma-anticipate yung future development ng krimen. Okay? Then ginagamit natin yon in order for us to lessen the risk. Okay? Ibig sabihin, ina-anticipate na natin, unuunahan na natin para hindi mangyari. This next is yung improving community relation. Ito kasi yung mga instances wherein gusto natin makita na transparent tayo. Okay? Yung transparency itself. Paanong transparency? Yung intervention o kaya yung ginawa nating serbisyo sa tao, gusto nating malaman kung nagugustuhan nga ba nila yung ginagawa natin. Okay? Nai-intimidate ba sila, natutuwa ba sila when it comes to binibigay natin na serbisyo sa kanila. Okay, parang customer satisfaction ang dating. Kung nagustuhan ba nila yung serbisyo na nakuha nila o yung pagkain na nakuha nila pagdating naman sa mga sa mga restaurants. Okay, nire-review nila yung performance ng ating mga social control agents. Okay, mga law enforcer, public safety officers, okay? Ayan yung improving community relation. Eh kasi kung may gap, syempre ayusin natin. Ayan ang gusto naman natin eh. Okay? Next is budget formation. Sa budget formation naman is makukuha tayo ng data, visual representation, kung ano yung nangyayari within a jurisdiction. From then and there, pwede natin kasing maplano yung allocation ng resources. Okay? We do have limited resources, di ba? Sa 100% ng resources na meron tayo, gusto nating i-balance out yung 100 na yon on different departments and different division and different section.
Okay, ang gusto dito makita kung ano may pangangailangan, kung sinong mas may pangangailangan, ay na mabibigyan natin ng tulong or intervention. Diba? Gusto natin bigyan sila ng allocation ng funds in order for them to perform well. Okay? Isa din yan sa gamit ng crime statistics within, sabihin natin na case study within the office. Okay? Kung ano yung mga problema na kinakaharap nila in order for them to develop, di ba? Para maging optimal yung mismong servisyo na maibibigay nila. And yung pang-apan is yung isa rin yun, initiative assessment. Eh, ganun din yun. Kung kanina, yung sa improving community relation, yung transparency ng relationship ng civilian at ng servisyo ni public safety officer. Sa initiative assessment naman, gusto natin malaman dito na yung inintroduce natin na mismong programa ay effective. Okay? O hindi. Kasi kung effective yan, gusto natin i-develop pa. Kasi hindi naman yan perfect kagad na lalabas. Eh. There are room for improvement na gusto pa natin mapagyabong yung mismong programa na yon. And kung ineffective naman yun, inefficient, minsan yung mga ganyan tinatanggal na. Diba? Pero yung iba naman, gusto pang i-improve, gusto nang i-develop pa. Okay? It would really depend doon sa respondents on how they react towards dun sa assessment or those initiatives that are given to them. Okay? And yung initiative assessment natin. Okay? Yan ang mga gamit ng ating crime statistic. Sunod, konsepto ng crime mapping and crime trends. Okay? Crime mapping is a spatial analysis within a crime analysis. So, ang gumagamit kasi nito ay ang ating mga crime analyst. Okay? Gumagamit sila ng Geographic Information System, also known as GIS. Ang itsura ni GIS is like parang gumagamit that you are using a Google Maps or Waze wherein you would see the blocks, you would see where are the church, institutions like school, nearest police station. Okay? Parang ganun ang itsura ni crime mapping. Para ka lang tumitingin sa Waze or tumitingin sa Google Maps. That is GIS din. Ginagamit din siya ng ating kapulisan. Okay? They use it as a visual representation of the whereabouts. Diba? Ang gusto naman natin dito makita is to see the heat maps. Kung saan mainit yung mga gantong klaseng krimen. Okay? That is crime mapping itself. Okay? Next. Yan. Uri ng mga crime mapping. So, meron tayong single symbol mapping. These are uniform symbols that represent features such as location ng stores, new roads, or new states. Okay, ganito lang itsura ni single symbol mapping. Ayan. Okay. May kita nyo dito sa single symbol mapping, it's dot-dot yun. Okay, lalagay mo lang dyan. So, ang nakalagay lang dyan is for them na magkaroon ng marker. Okay, sabihin natin dito is may representation yung mga yan. That's a single symbol. Okay. Next would be buffers. Ang buffers natin para ka naka-waste dyan. Within 5 feet to 500 meters. Okay. Sabihin natin ito. Yan to, ang definition by buffers is an area featured on a map setting with a distance of 50 feet to 500 miles. So, ganito lang itsura niyan. Ang buffers kasi, pwede mo siyang isipin that you are on the middle. Ikaw ang driver. Kaya kayang patrolling officer. Within 500 meters nito. Okay, dito. May kita mo dito kung ano yung uso, kaya yung mainit na krimen within that area. Kasi from then and there, mas makaka-respond ka na mas mabilis. Okay, may kita mo yan dyan. So, kunwari ito, nandito ka nakalagay. Within this area, may kita mo kung ano yung pinaka-common or kaya pinaka-crime trend within that area. Okay, at least mas magiging wary ka as a public safety officer. Okay? Ito yung tinatawag natin na buffers. Ayan. Graduate mapping. Okay, graduate mapping and sana all lahat kung mag-graduate, no? So, abot din kayo dyan. Ito naman ay creation of multiple incidents on the same location. Different colors have different representation. Okay? Sabihin natin that the red, yung pula, ay para din siyang buffers and all. Pero yung pula representation niya ng crimes against person. Okay? Then, ang blue naman is crimes against property. Okay? Ikaw kung crime analyst ka, kung may kita mo siya dito, medyo mainit yung sabi natin crimes against person dito.
ano ba ang pwede natin gawin? It's either we could introduce another program o yung pinaka-basic natin na ginagawa when it comes to law enforcement is the omnipresence itself. Pwede mong patauhan tong mga lugar na to para kahit papaano itong nandito. Kasi itong pinakamainit eh, bumaba. Okay? Ito ay mga pulso, yung tempo within that society ay na gusto natin mapababa. Okay? Para kasing weather-weather lang yun. Okay? Kasi naniniwala tayong krimen para din siyang panun. Hindi mo siya mapipigilan pero pwede mo siya ma-predict. Okay? Pero unlike natural na ano natin, ang krimen kasi pwede nating mapababa by means of omnipresence. Okay? Or other intervention program para mapababa ang krimen within that area. Okay? Yan ang graduate mapping. Okay? Next. Last two. Chart mapping. Okay? Ito naman ay visual representation by pie or kaya by bar graph. Pero in this example, ito ay pie. Okay? Yan. Okay? Sa chart mapping, may kita mo siya dito. Alis lang muna natin to si density. Yan kasi si density. Density mapping. Yan. Okay? Ito naman si ating chart mapping. May kita mo nandito yung ano niya, yung mismong representation. Okay? Yan. Sabihin natin within here sa Australia. Sabihin natin yung green is crimes against person, yung blue is crimes against chastity, isa is crimes against person. Okay? Mga ganyan. Gusto lang natin lagyan ng representation nila large scale map. Okay, pwede rin naman siya i-zoom in pa in order for them to distinguish it. Okay? Kasi ito ang pinaka ano talaga eh, ang pinaka purpose ng statistic and visual representation. Kasi kung sasabihin natin na iisa-isahin pa natin kung saan nangyari yung mga krimen na yun, mapupunot yung nasa screen natin. Unlike na magkaroon ka lang ng isang symbol o kaya isang chart, isang pie, isang graph. May kita natin na isang tingin lang, may kita natin na dito kung gaano karami. Okay? Tomar 11, yan pala yung total, okay, ng pangkalahatan. Then ito, meron na tayo dito mismong legend, okay, mismong coloring. Diba kung ano yung pinapakita niya ditong meaning. Okay? Ngayon yung isa sa malaking tulong ng isang visual representation and yung statistic natin. Okay? Nakasummarize na kagad siya. Ayun na yun eh. Nakalagay na yun eh. Okay? And last one, ito yung density mapping. Okay, ang density mapping naman are shaded according to concentration. Mas gusto ko siyang tawagin as heat maps. Okay? Gusto ko siyang tawagin as heat maps. Para kasi siyang low pressure area. Di ba? Pag nanonood kayo kay Kuya Kim. Yan. Para kayo nanonood ng ano, ng mga bagyo. Pero ito ay crime. Di ba? Crime. Ibig sabihin dito, may kita mo, ito mapula na to, yan ay medyo mainit, di ba? Ito ay isang density mapping ng burglary or robbery, okay? Dito talamak ang nakawan, di ba? May kita mo dito sa mapula na to. Then sa blue, medyo meron, okay? Pag green, nandyan yung pinaka-middle, okay? Ito yung kung gaano kalaki, kung gaano kalaganap yung burglary within that area. So, ikaw ngayon, nasa crime analyst, anong gagawin ko? Di ba? Siguro pwede tayong humingi ng tulong sa community, 'di ba? Na kaya magpaano tayo from the personal security na ingatan nila yung gamit nila within this place. Tauhan natin ng mga police, law enforcers and other public safety officers in order for it na medyo mawala. Ang gusto natin dito ay mawala, 'di ba? Gusto natin maging katulad nitong white space, okay? Pero ito ay parang bagyo din lang, lilipat lang at lilipat lang 'yan. So ikaw, sa crime analyst, saan pa nga ba, di ba? Dito lang ba ako mag-concentrate? Di ba? Ano kaya ang modus operandi nila? Okay? In this kind of map. Then ang gagawin mo ngayon, tatauhan mo pa ngayon yung iba pang pwede paglaganapan. O kaya pwedeng pagsibulan ulit. Okay? Yan. Yan lang ang density, ano natin, density mapping. Okay? So lastly, ang pag-usapan na lang natin dito is all about the crime. Okay, ang crime trend naman natin is kung ano yung pagbabago ng crime category within a specific time period. Okay? Sabihin natin kaya nakakita tayo ng census ng from 2019 to 2020 naging ganito na yung nangyari and all, ganun din yun dito.
Kaya may kita natin kung medyo tumataas, at least kahit paano maalarmaan lahat kung paano masusolusyonan. Okay? The main purpose of determining crime trend is to have a plan for crime prevention. Okay? Crime eradication would be difficult na paniwalaan kasi ang krimen, hindi naman talaga yan masasabi natin na it would be zero. Okay? Meron at meron din yan. Ang gusto na natin dito is to lower down the risk and to prevent crime from occurring. Okay, kasi alam naman na natin in our introduction to criminology that crime, okay, that crime is a social phenomenon. Okay, nangyayari at nangyayari din siya. Okay? There are multiple explanation kung bakit may krimen. Okay, pero walang concrete o walang iisang explanation na ito lang mismo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen. Wala pa tayong nakikita ng ganyan. Napakaraming factors, napakaraming theories to consider kung bakit nagkakaroon ng krimen. And the only thing that we could do is to lessen the risk, di ba? And to prevent crime from occurring. Okay? And it is a great help to know crime trend para malaman natin dito yung pagbabago within the specific time frame. Okay? So, that's it. Yan lang naman ang ating crime mapping and ayun lang din ang ating measuring crime when it comes to statistics and all, yung usage and importance itself. So again, I really do hope that you have learned in this online lecture series. And again, magandang araw po sa lahat.